morning, everyone. Welcome to our livelihood program, Kaya Pinoy. This is Jean Lumpot. Good morning, Pastor Gerald here, and welcome to Kaya Pinoy. Mga kaibigan, nais po ba ninyo magkaroon ng dagdag na kita? Marahil ito na po yung simula ng magandang kabuhayan na pwede nyo pong umpisahan. Nakaraan po na topic natin, napag-usapan po natin through our guest speaker Sir Eden Panansales na napakalaki po ng demand ng mushroom dito po sa Pilipinas, no? At dahil po sa mataas ang demand pero kukonti ang supply, so inaanyayahan po yung mga Pilipino na sumali po or mag-umpisa ng mushroom business dito ngayon. Sa halimbawa po dito sa Region 6, meron po tayong kinakailangan po natin ng 376 metric tons ng mushroom kada taon. Yeah. Pero po base sa data, 5 metric tons lang po ang contribution ng Western Visayas sa ngayon. So napakalaki po ng numero na kakulangan po ng mushroom. So malaki po ang tsansa na kung saan kung tayo po ay mag-uumpisa ng business na ito. Ito na po ang pagkakataon na kung saan pwede po tayong maging successful sa atin pong negosyo na nais po na umpisahan sa ngayon. Especially po ngayong araw o panahon ng pandemic. Okay, that's right, Ma'am Jane. Pwede nga maging libre lang bang sangkap, no, sa paggawa ng floating bag, ba, Ma'am Jane? Yeah. Yes. Thank you very much po sa ating bisita. We are now on our part 2 po sa mushroom topic natin. And we would like to thank Sir Eden Panisales from Department of Agriculture Region 6 for gracing our program this afternoon. So magandang araw po Sir Eden. Welcome to Kaya Pinoy. Magandang araw Ma'am Jen. Magandang araw kay Pastor Gerald. At magandang araw sa lahat ng ating mga televiewers sa Kaya Pinoy program. Yes. Yes, sir. Sir Eden, ngayon po na alam na natin na napakalaki po ng potential ng mushroom business dito po sa Pilipinas. Excited na po tayong malaman kung paano ba mag-umpisa ng business na ito sa ngayon. Yes, Ma'am Jen. So, ang gawin ng ating mga kababayan or those who are interested sa mushroom na mag-venture, o kailangan nila, first step natin ay yung training. Mm-hmm. So, kung ikaw ay interested sa mushroom business, mm-hmm, so dapat magkaroon ka ng face-to-face training o mushroom production. Kasi maraming mga process, mga procedure na dapat natin malaman. So, may mga technical terminologies na kung makikinig ka lang, hindi mo masyado ma-appreciate yung mga ginagamit natin ng mga salita. So dapat ang isang individual or isang person na gusto mag-invest sa mushroom, so dapat magkaroon siya ng hands-on training. So paano siya maka-avail ng mga training? So it was implemented by the Department of Agriculture throughout the Philippines. So meaning, since 2013 until now, ang Department of Agriculture spearheaded this project, mushroom production. Mm-hmm. So all regional offices of the Department of Agriculture accommodate or conducted training, mm-hmm, on mushroom production. So anywhere, kahit saan ka dito sa Pilipinas, pwede kang lumapit sa mga regional offices ng Department of Agriculture. Kahit sa mga private growers natin, so they are competent to conduct some training about mushroom production. So halimbawa, dito sa aton sa Region 6 or dito sa atin sa Region 6, so iba-iba tayong mga probinsya. So kung saan ka man dito sa probinsya or within Region 6, pwede kayo pumunta sa mga offices ng Department of Agriculture. Halimbawa, dito sa atin sa Iloilo, ang regional office ng Department of Agriculture
nag-conduct ng pre-training seminar about mushroom production. Lumapit lang kayo sa tanggapan ng Department of Agriculture Region 6 para ma-accommodate kung sino man ang gusto magkaroon ng face-to-face training on mushroom production. Mayroong mga private mushroom grower nagka-conduct din ng mga training. So, halimbawa, as I have said, dito sa Iloilo, lumapit kayo dito sa Regional Office ng Department of Agriculture. So, maliban dyan, may mga accredited na mushroom grower na nag-conduct din ng training, mga association. So, for example, dito sa Iloilo, mayroong isang legitimate na mushroom grower association, yung Dumangas, Barutak, Mushroom Grower and Processor Association. So, headed by Rizalyn Loloy, siya ang presidente. So, nag-conduct din siya ng face-to-face training about mushroom production. Maliban dyan, mayroon tayong Iloilo Mushroom Producer and Processor Association. Headed by Lily Salazar. Siya ang presidente ng Iloilo Association. And sa Bacolod, nandyan ang Office of the Provincial Agriculturist na nagkakandak din ng training. At sa Antique, mayroong Research Outreach Station ng Department of Agriculture na nagkakandak din ng training. Sa Aklan, nandyan ang Agricultural Training Institute. At saka nandyan ang Aklan Mushroom Society, nagkandak ng mga pre-training yon. Yes. At dyan siguro sa Capiz, nandyan ang Office of the Provincial Agriculturist na committed sa pagkandak ng training. Maliban dyan sa opisina ng DE, nandyan ang Bibera Mushroom Farmers Association, mga existing mushroom grower dyan sa Capiz. Nandyan ang Sama-sama Mushroom Farm. Nandiyan si Niva de Aturi. So pwede sila lapitan para humingi ng tulong ang ating mga interested person para magkaroon sila ng face-to-face training on mushroom production. Yun ang kailangan, yun ang first step ng isang tao na gusto mag-venture sa mushroom. Kasi kung walang face-to-face training sa mushroom, I doubt na mag-successful ang isang tao about mushroom production. So yun ang kailangan natin sa mushroom kung kita ay mag-picture. Yes. Wow. So all they need to do pala Sir Eden is to of course to tap our staff, no, yung ating po mga kaibigan po diyan sa Department of Agriculture or the Office of the Provincial Agriculturist sa kanya-kanya pong mga probinsya. Yes, ma'am. Yes. Kahit ako naka-retire lang pero pwede ako invite a speaker to conduct sa training, and also siguro sa ating mga televiewers, just try to get in touch sa ating mga co-host ngayon, si Ma'am Jen at saka si Pastor Gerald, para magkaroon tayo ng face-to-face training about mushroom production. All right. So marami pala, no, so sir, how much we need money or capital to put up a mushroom business? So sa mushroom, so dapat dahan-dahan ang pag-business natin. So importante sa mushroom yung you are really interested and may passion ang isang tao na mag-produce ng mushroom talaga. Otherwise, kung hindi ka interested at wala kang passion magtrabaho sa mushroom, hindi ka mag-successful sa mushroom industry. So una, mag-put up lang tayo or mag-establish lang tayo ng kaunti muna na mga protein bags as a livelihood. So dagdagan natin yon kung nakikita na tayo, kung mayroon na tayong income. Magbase lang tayo sa 100 protein bags. So may mga mushroom grower tayo na nagbibinta ng mga protein bag, ready to fruit. Yes. So
Ang isang bag na yon, ang size ng clothing bag, 6 by 12 inches. So, ready to fruit na yon. Within 1 week or 2 weeks, magkaroon na ng bunga ng mushroom. So, magbili muna tayo ng clothing bag as a starting business natin. So, sa 100 at 30 pesos per fruiting bag. So, you need only 3,000 pesos, your starting capital. So, in one fruiting bag, it will rest sa iyan na production more or less 300 up to 500 grams per fruiting bag ang isang cycle. So, halimbawa, makakuha lang tayo ng 300 grams in 100 fruiting bag. So, meaning, mayroon tayong 7,500 ang gross income mo. So, i-less ni mo ang binili ni mo na fruiting bag nga 3,000 in one cycle, in one cycle ng income ni mo, within 3 to 4 months, so magkaroon ka ng net income na 4,500 only for 100 floating bag. So the more na marami kang floating bag, the more na magkaroon ka ng maraming income. Yes. So yun lang. Kasi very simple na mag-start up ng mushroom. So there's no need na magpalaki ka muna ng investment. So you try muna, then yun lang ang unang starting capital. With to start your mushroom business, sa halagang 3,000 pesos, makastart ka na ng mushroom business as a livelihood. So kung malaki siya, so it is already a business. Yes. Alright, so sa 3,000 pesos, sir, ganun lang kaliit, pwede na pala mag-umpisa. Yes, ma'am. Kasi kung bibili tayo, it will cost 30 pesos. Yes, 30 pesos. But kung i-compute natin ang cost of production, kung tayo ang magawa ng floating bag, it will cost only 15 pesos. So, kalahati lang ng bili ng floating bag kung tayo ang magawa ng mga floating bag. Yes. So, mas maka-income tayo ng malaki kung tayo talaga ang magawa gagawa ng mga floating bag para sa ating production. Okay. Okay. Yes, dahil kung tayo po ang mga magkano po Sir Eden, mga more or less ang magiging presyo po kung tayo ang gagawa ng fruiting bags natin. So, ang cost of production natin, sabi ko kanina, it will cost only 15 pesos per fruiting bag. Yes, so. So, almost half. Ang ma-save natin kung tayo talaga ang maggawa ng mga fruiting bag. Pero kung bibili ka lang, so mas pa naman yon. So makalist ka ng mga expenses nimo kung tayo talaga ang maggawa ng mga fruiting bag. So we will encourage our interested individual or interested person na instead na magbili tayo ng mga fruiting bag sa ating mga mushroom grower, it's better na maggawa tayo ng ating sariling mga fruiting bag. Para nga, the more nga marami tayong mga fruiting bags na magawa, the more nga malaki ang kikitain natin. Yes. Alright, so ayan, meron na po tayo mga idea kung magkano po ang pwede nating gastusin sa pag-umpisa ng business na ito. Ang last question natin, Sir Eden, ano po yung mga dapat nating tandaan? Yung, like for example, yung mga cultural practices po natin regarding sa ating pong temperature, kasi ang alam po natin dito sa mushroom cultivation ay napaka-sensitive po, no? So hindi po ganun kadali ang paggawa po nito. Pero makakaya naman dahil pagka nalaman po natin yung mga cultural practices. Yes, ma'am. So, ang first na gawin natin ay magkaroon tayo ng
floating house na tinatawag natin. Wherein, dyan natin ilalagay ang ating mga floating bag. Not necessarily na maganda ang ating floating bag. Kahit sa loob ng bahay, pwede rin siya. As long ang lagyan natin ng ating mga floating bag ay shaded. Hindi pwede na directly hit sa sunlight. So, yun ang kailangan natin. So, gina-introduce natin yung oyster mushroom dito sa ating region or eventually dito sa buong Pilipinas. So, ang oyster mushroom, it need 26 to 28 degrees centigrade para makasurvive ang ating oyster mushroom. So, that's why ang ibang mga mushroom grower gumawa ng paraan kung paano ma-preserve ang temperature, paano ma-lower ang temperature sa kanilang floating house. Second, na ang ating mushroom, it need high humidity. From 70 to 90% ang kailangan na humidity ng ating mushroom. So, kailangan ma-preserve ang moisture content sa loob ng ating floating house. So, ano ang ginagawa ng ating mga mushroom grower para ma-preserve ang moisture content na kailangan ng mushroom. So, naglagay sila ng mga tila o mga kortina sa paligid ng kanilang floating house at binabasa araw-araw para ma-maintain ang moisture content sa kanilang floating house. Then, nagkaroon sila ng hydrometer para malaman nila kung na-meet ang moisture content na kailangan ng mushroom. So, ang ating mga mushroom grower na may kakayanan na sa pag-business, mayroon silang humidifier. Yung tinatawag natin na humidifier, isang klase na machine na nagbibigay moisture content sa loob ng kanilang floating house para ma-preserve, para ma-maintain ang moisture sa loob ng kanilang mga floating house. And sa mushroom, hindi kailangan yung malaki na area. So dapat, yun kailangan natin na dapat malaman na ang mga cultural practices natin, malaman natin talaga ang characteristic ng mushroom na inalagaan natin para na mas mahusay at tuloy-tuloy ang pagbunga ng ating mushroom kung malaman natin talaga ang kanilang mga characteristic ng mushroom na kinakultivate natin. Yes. So, may mga ibang mga cultural practices na after harvesting, nagdinig sila kahit walang humidifier, and this sprayer yung kinagamit para mag-last ng months ang kanilang mga puting bag. So, yun yung kailangan. Yun ang mga cultural practices na dapat malaman ng ating mga mushroom grower. So, that's why na we will encourage our individual or any person na gusto mag-invest sa mushroom. So, you need technical assistance. Just visit the Kaya Pinoy program and hosted by the Eastern Capiz section para makatulong sa inyo as far as technical concern, mga technical aspect about mushroom production. So, siguro, magkaroon kayo ng proper coordination sa kanila or even sa mga people concerned na may technical know-how about mushroom production. Parang nakaka-excite na, no, na mag-start ang mushroom business. No, Ma'am Gino. Yes. So, lastly, sir, Sir Aiden, ano po yung message natin para sa ating mga future mushrooms grower na atong willing mag-put up ng mushroom business with all this information you have shared to us? So ano pa yung dapat idagdag, no? Idagdag sa mga dagdag na kaalaman para sa ating mga future mushroom growers? Yes. So, sa ating mga interested person, especially sa City of Brujas and Province of Capiz, kung you are really interested sa mushroom
production business. So you just coordinate sa kay Pastor Gerald, sa kay Ma'am Jane, para magkaroon tayo ng face-to-face training. Yun ang kailangan ng mushroom business. Kung wala yun, so hindi masyado ka mag-successful sa mushroom. But you need sa mushroom yung face-to-face training. Then you need only low capital investment. Kunti lang ang capital at maliit din ang space na kailangan. So sabi ko kanina, importante lang yung passion ng isang individual or any person na mag-invest sa mushroom. Hmm. So kung makapunta kayo sa mga different provinces, pumunta kayo sa mga respective personnel na may kakayahan sa pag-conduct or sa pagbigay ng mga technical know-how about mushroom production. So yun ang kailangan ng mga tao gusto mag-invest sa mushroom, and we will encourage you, mind you, that mushroom right now has a big opportunity. Mm-hmm. Pag may market demand, kung nakita natin sa mga data na presenter natin last time na malaki ang demand, higher demand, pero kulang tayo sa supply. So siguro sa mga televiewers natin, encourage natin sila through this program na maparami pa natin ang ating supply. So instead na mag-import tayo, at least mapalower natin ang ating importation sa dito sa Pilipinas ng mushroom. Yes. Okay. I think, Sir Eden, ito po yung the best time na para po na ma-invite natin yung mga interesado na mag-umpisa ng mushroom business dito po sa atin, sa Region 6, and sa lahat po naman nakakapanood ng ating pong program na Kaya Pinoy. Pwede po ninyong maibigay yung number ninyo, sir, para po directly makakontakt sila sa inyo. Or for example, may mga katanungan po sila, pwede po silang makapagtanong sa inyo, sir. So, ang aking number, 0951-78-18080. Smart yun. Smart yun. So, pwede kayo tumawag, pwede mag-text para masagot ko ang yung mga katanungan about mushroom production. Nakuha mo ma'am yung number 0951-78-18080. Okay, so that's 0951-781-8080. No, naka-flash po sa ating screen yan, mga kaibigan. So all you have to do is to, of course, contact Sir Eden for more informations. At kung meron po kayong question, pwede nyo po ma-text yan sa kanya. Okay. So lastly, ma'am, thank you sir for your time, and thank you for all the opportunity na binibigay mo sa amin. Yes, thank you very much, Sir Eden, for this precious times na binigay niyo po sa amin for 2 weeks, no, natin pong na topic po natin tong mushroom. So thank you very much, Sir Eden Penales from the Department of Agriculture, Region 6. So, salamat Ma'am Jen, salamat Pastor Gerald for accommodating me for this opportunity na nakabigay tayo ng mga information or knowledge about mushroom production. So again, magandang araw sa ating lahat. Thank you very much, Sir Eden. Well, mga kaibigan, hindi pa po dyan nagtatapos yung ating pong mushroom na topic, dahil sa susunod po na linggo, makikita po natin yung ating pong demo, no, kung paano po ginagawa itong mga spoon at ang iba pa pong mga kakailanganin, no, sa pag na makapag-produce po tayo ng fresh mushroom. So, mapapanood po natin yan next week with Ma'am Nieves de la Torre from Maayo. Lagi po nating tandaan, ano man ang panahon, kaya natin kumasenso, basta ang Diyos ang laging sentro.
Amen. So magkita-kita po tayo next week dito lamang po sa ating programa, Kaya Pinoy. Kaya Pinoy.